Sa araw ng mga puso, may engranding kasalang naganap sa malayong bayan ng Buluan sa Maguindanao. Ang araw ng mga puso sa Buluan sa Maguindanao. Parang fiesta! Inupahan ang isang malaking events place. Imbitado ang mga prominenteng dato at leader sa iba't ibang bahagi ng Maguindanao at ng buong Pilipinas. Sa araw kasing ito, may nakatakdang ikasal ang bride at ang groom. Center of attention, syempre! Lalo pat ang babae, 23 years old, at ang lalaki, 63 years old. 40 years ang kanilang agwat. Kaya naman, hot topic din dito na ang bride, di umano, may pag-aalinlangan. Ang tanong tuloy ng lahat, sisipot kaya ang bride? Sana yung bride ko. Siguro ang kapalaran niya. May kakayanin yung lalaki. Siyempre, yung lalaki matanda, no? Yung babae naman yung medyo bata pa. Madaming pera. Maladyosa ang ganda ng bride na si Venus. Sa totoo lang po, sir, marami akong manliligaw. Pero binabaliwala ko lang po, sir. Lagi nga lang daw siyang sawi sa pag-ibig. 22 anyos lang daw nung nagpakasal at nabuntis. Yung asawa ko po dati, iniwan lang po ako. Tapos, yung anak namin, namatay dahil sa kanya. Kasi marami siyang babae, sir. Naghiwalay si Venus at ang kanyang unang pinakasalan. Kaya ibinaling na lang niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Apat po kami magkakapatid. Yung nanay ko po, housewife lang po. Tatay ko po, construction worker po. Hanggang isang araw, may nakilala siyang lalaki na mabait, galante, at higit sa lahat, gagawin daw ang lahat para sa kanya. Yun nga lang, may asawa na ito at ang edad, halos doble ng kanyang edad. 63 years old na. Siya, si Bapa Maxx, ang dating barangay captain sa kanilang lugar. Yung tingin ko nga sa kanya nun, parang tatay or lolo ko na siya. Parang anak ko na lang siya. Sa katunayan, si Bapa Maxx pa raw ang nagkasal kay Venus at sa nauna nitong asawa. At siya rin po yung nagpahiwalay sa amin. Kapitan pa siya nun. Siya yung palagi namin nalalapitan. Pag may problema yung pamilya ko, siya yung palaging lumalapit. Si Bapa Maxx man, meron na ring misis, si Linda. Nitong 2018, na stroke at naparalisa si Linda. At dahil hindi na raw nito magampanan ang pagiging asawa kay Bapa Maxx, kaya nagpaalam si Bapa Maxx kay Linda. Kung pwede uli itong mag-asawa. Aray, pagkasawaan mo ako para makaano sa mga damit ko, makapakain ako ng ano. Sa Muslim, yung asawa ng lalaki dapat yung magpayag kung magpakasal yung lalaki. Pero sa iba, depende kung gusto nila maghanap ng iba. Sa dinami-rami raw ng mga babaeng ipinakilala ni Bapa Maxx kay Linda, si Venus lang ang nagustuhan nito. Siguro dahil magkalapit lang yung bahay namin. Kasi ayaw talaga yung asawa niya na kung saan-saan siya pumupunta dahil sa mga babae niya. Wala na kung naisip na mapag-asawa ko si Venus na lang. Mahal ko na ngayon si Venus. Nung nalaman ko na may balak-balak na sa akin, umalis po ako ng bahay. Isang buwan ako wala sa bahay. Ayaw ko siya makita. Naiinis ako. Bakit siya? Matanda siya. Parang lolo ko na siya. Ang pamilya ni Venus, tutol. Nung umpisa, hindi ko alam na ganun pala. Parang hindi ko pa gusto yun. Magkaibang magkaiba raw kasi ang interes ni Venus kay Bapa Maxx. Mahilig ako mag-selfie kasama yung mga kaibigan ko. Wala na akong alam na cellphone na ano, kahit pag-text din ako marunong. Mahilig ako sa mga kikay-kikay na damit. Simple yan lang ako na magsuot. Ngunit makalipas ang ilang buwang suyuan, nag-iba ang ihip ng hangin. Si Venus tila nagkagusto na kay Bapa Maxx. Isa sa mga dahilan kung bakit nagbago yung isip ko, dahil po sa pinapakita niya sa mga magulang ko, yung kabaitan niya, yung tulong na binibigay niya po sa amin. Yung kalevel ko lang yung hahanapin ko, parang
wala akong mapapala doon. Tanggap namin si Papa Cap kasi mabait yan na tao. Kaya ako pinili ni Binos, eh mabait ako na tao, masipag ako. Hanggang mamatay ako, hindi na ako magkapag-asawa. Siyempre, ako, pinag-aaralan ko pa yung feelings ko para matututunan ko siyang mahalin. Pero sa bisperas ng kanilang kasal, si Venus may revelasyon. Habang nililigawan daw siya ni Bapa Maxx, meron na siyang nobyo. Yung time na yun, meron po akong naging boyfriend. Nung nalaman ko na may balak na po siyang magpakasal sa akin, yun, kinausap ko yung boyfriend ko na ganito, ganyan, maghiwalay na tayo para walang problema. Naiintindihan niya po, umayag siya. Sabi niya, okay lang yan, baka dyan pa yung gaganda yung buhay mo. Yun, naawak sa kanya, sir, kasi ano ba? Hindi ko talaga intensyon na masaktan ko siya. Ganyan. Tingin ko po pag yung ex ko po yung pinili ko, parang pansarili lang po, para lang sa akin po, hindi sa pamilya. Hindi ko siya pinili, hindi na ko nang pinili. January 25, nung namanhikan si Bapa Maxx, ang video ng seremonyas nag-viral pa. Yung narinig ko pong chismis sa iba, uy, nagpakasal lang yan dahil sa ganito-ganyan, pera. Uy, bakit matanda? Madami pa naman dyan. Siyempre, masakit. Huwag silang manghusga dahil hindi po nila alam yung buong kwento po. Binos, mahal na mahal kita. Ikaw ang huling kong pagkakasal, Binos. Pero isang araw bago ang kasal. Medyo naguguluhan pa ako na parang gusto kong umatras. Parang hindi pa ako ready na mag-asawa ulit. Sana, Binos, magpakita ka sa kasal natin bukas. Bukas na yung kasal, pero napag-desisyonan ko ay... February 14, araw ng mga puso at araw din ng nakatakdang kasal ni na Bapa Maxx at Venus. Ang tanong ng marami, dadating kaya ang bride? Sana yung bride ko. Yes, dumating ang bride, kaya ang kasal tuloy. Walang pumilit sa akin, sarili ko na po yung decision ko. Masaya ako ngayong akong binili ni Binos. At sana payagan din ako mag-aral kasi yun po talaga yung gusto ko. Ipagkasal mo sa akin. Yung anak. Pinahipulutan ka na mag-anak ka ng iba kaya katahiwalayin mo yung asawa mo. Gusto kong mag-thank you sa kanya dahil sa lahat ng tulong niya sa amin, yung pagmamahal na pinapakita na sa akin. Dati, nasaktan na ako, pero sana hiling ko lang na di na yung uulit. Maging mabuting asawa ko niya. Si girl, baka kailangan niya ng parang fatherly image or gusto niya yung nakakatanda. Bigyan niyo ng panahon at mag-attend sila talaga ng mga seminar. Yung maintenance or marriage enrichment, importante din. Pag-aalaga. Parang halaman yan, kailangan alagaan mo. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.